Guys, pasensya na po, naubusan po ako ng space sa mga videos ko, hindi ko na malaya na hindi na pala naka-video yung ginagawa ko. So, ito po, continuation po tayo ng chocolate chip muffins po. Pasensya na po talaga. Hindi ko na po naipakita sa inyo, hindi na rin po na-record ng video yung ibang steps, but anyway, ano lang naman pong nilagay ko na hindi na i-video yung mga chocolate chips po. Guys, wala po akong muffin liners, kaya gawin ko na lang po. Igigrease ko na lang po siya ng butter. Kasi ako maliliit na mga molding, kaya ito super laki. Lagyan ko lang yung tab para in case na mag-overflow yung butter. Hindi po siya didikit. So, since na malaki po yung lagayan ko, lagay pa ko ng 1 cup. So, bali 3/4 cup po ng butter ang gagawin natin. So, actually, malalaki po ito. Hindi naman ito pang negosyo. Or, family or personal consumption na lang po ito.
kapag gusto nyo pong gamitin for negosyo, so kailangan natin gumamit ng maliliit na moldings po. So, sa ginamit po nating moldings, since malaki, so, konti lang po talaga magagawa natin ng muffins. Pag nakabili na po ako ng maliliit na muffins molding, doon na po natin ma-estimate kung ilang muffins po magagawa natin. Grip lang po natin. Ng scraper, so simot po lahat ng mga ingredients talaga. Na lang po ako sa taas ng almond slice. Then yung walnuts. Pwede nyo na rin po i-chops kaagad before kayo mag-start para madali pong ilagay sa taas.
kung gagamitin o gagawakain ng muffins para sa business, so, bali ang paglagay po ng mga toppings na sa inyo po, depende po sa magkano'ng bintahan niyo. So, ito na po siya. So, maya-maya na po, ibibake na po rin natin siya. Guys, yan na po ang muffins natin. See? Few minutes na po, maluluto na po siya. To check po kung luto na yung muffin natin. So, try po natin ang instead of toothpick, ito po, barbecue stick ang gamit ko kasi mas mahaba. So, medyo mabasa-basa pa sa loob. Ito po. Basa-basa pa siya. Kaya, balikan po natin in few minutes. Ayan na po ang finished product natin. Maya-maya po, pag nag-cool down na siya ng mga 5 minutes, is tanggalin na po natin sa moldings. Okay, super lucky kasi ang lalaki ng mga moldings ko. Slice na po natin. Tadang! Ayan na po. Crunchy po siya sa labas. Then, soft po siya yung sa loob niya na bread. Tikman natin. Sarap. Tamang-tama lang po yung tamis niya. Again. Yan po. Thank you for watching. Bye.